Talagang love story niyo ah. Anak talaga niya papa. Kasi kaya naka ano po. Kaya po parang hindi siya parang nahirapan siya sa aming relasyon na parang nahirapan siya pumayag kasi parang kapatid kami. Kapatid kayo? So ibig sabihin kayo ay magkapatid na nag-asawa. Ayo. Magandang hapon. Yan, dito po tayo sa bahay ni Kuya Rodel. Ang galing ko lang po yung aking sapatos kasi maputik. Ayan, kamusta? Okay lang po. Okay ka lang? Okay, ano ko? Mainit pala din eh. Mainit dito sa bahay nyo ah. Hello, be. Ito yung anak mo? Unta ko. Magandang bata. Okay. Yeah, oh, wala si Kuya Rodel, no? Oh, wala po. Bakit? Nasaan si Kuya Rodel? Nagbabalat po ng buko po. Nagbabalat ng buko? Oo, doon sa kabilang barangay po. Ah, okay. Nagbabalat daw po ng buko sa kabilang barangay. Okay. So, yung hanap buhay kasi ni Kuya Rodel ay nagkokopras, nagbabalat ng lube para sa hanap buhay niya. Oh. Araw-araw niya bang ginagawa yun? Ah, hindi po. Kapag may magkukupra lang po. Uh-uh. By month po. Uh-uh. Oo. Dalawang month may magkukupra sa kabilang barangay may magpupunta dito tapos siya ang pabuntun po. Okay. Opo. Ano nga ulit pangalan mo? Mary Jane po. Yan si Mary Jane po, no. Ito din yung anak ni Nanay Delia, na kapatid ni Evelyn, na parehas po ng ganitong buhay. Nakatira sila dito sa lugar na ito na magkasama, no. Okay. Tanong ko, ikaw ba, Mary Jane, ay nakapag-aral? Ay, kinder lang po. Kinder? Kinder 1 po. Nakabasa ka? Oo. Marunong akong bumasa, pero konti lang po at sulat. Paano mo natutunan yung pagbasa? Ay, ano po, napapaktisan talaga ako. Ikaw sa sarili mo? Oo po. Hmm. Oo. Kaya natutunan mo, marunong ka na mag-cellphone? Oo po. Nakakabasa ka ng text? Oo. Ah. At least kahit kinder ka, nakabasa ka. Okay, nasabi ng magulang niya na kaya hindi kayo napag-aral ay dahil sa hirap ng buhay. Oo po. Oo. Ang hirap po namin po, sir eh. Kung nabigyan ka ng pagkakataon noon na nakapag-aral, sa tingin mo, ano yung natapos mo ngayon? Eh, ano po, college po. Gusto ko pong gumagraduate ng college po sana. Mm-hmm. At tsaka magkaroon ng magandang trabaho po para sa pamilya ko po. Mm-hmm. Ano ba yung pangarap mo na maging? Ang pangarap ko po ay maging ano po eh, yung ano, makatrabaho at tsaka maganda ang buhay namin. Yan mm-hmm. po. Anong kurso mo sana? Ang kurso ko po ay gusto ko po ang mag-nurse po. Mag-nurse? O sana po. So, still hoping ka na mangyayari sana sa iyo? Oo po. Okay. So, dahil hindi mo yun na, aliba lumalaki ka, paano mo nalabanan yung, aliba nakikita ka ng mga estudyante na pumapasok? Ano yung pakiramdam mo noon na hindi ka nakakapag-aral? Nakikita ka ng mga estudyante na pumapasok. Ano yung pakiramdam mo noon na
hindi ka nakakapag-aral. Masaya na lang po kaya. Oh, sige. Ano, makakita ko sila. Ano, sa'yo, wala ako mag-eskwelahan niya. Wala ako dito sa Tugbok. Makakita ko mga lago, mga estudyante ka ng mga high school o elementary. Masaya ko sa ila. Nagkaanap ko nga. May pa sila, naka-eskwela pa sila. Pero ako, taas kaya ko pangandoy yung taas ako kinabuhi. Gusto nito na ako matabangan ako kung pamilya yung mga mag-eskwela ko. Masuya ko sa ilang mula ko sila. Makakita ko sa mga cellphone nga nang graduate ko ka ng college. Masuya ko sa ila yun. Ako may pa sila. Mayo pang ilang kinabuhi. Pero kami ito, kanda na dyan may kutob. Kanda na dyan kukutob. Masaya makaanaw ko. Ano, makaanaw ko sa ilang ano, pagkatao pa man ko ngayon na niya akong kinabuhi. Sa kung ano pa yan, nagmahay ko nga ano, ako pa man ang lisod kaayo yung nanay mong kinabuhi. Ipito na suda dyan. Masaking matulog niya, mauanan niya, mapasa. Ang bata ito, mag-unan na siya na ayaw, kikalintulak niya, nabasa siya, natuluan siya din ha. Manaya, madunta na akong gusto. Magkahuman dyan ang tako, pero wala man saon man. Walang-wala man dyan, may wala na po, wala na po na kukimahin si mama, si papa. Wala na po kung nagmahingan ng lisod kayo sila. Sila nang undang ng mga tome. Ano, wala may kipaka, wala, kukutob na kukindot lang sa kalisan ni Papa. Ay, mamunutay na po siya. Okay, so ang dami mo sanang pangarap sa buhay na, opo, na hindi niya natupad, no? Dahil hindi niya masisi yung kanyang magulang. O, gawa na ng harapan. Ng pangarap nila para sa pamilya. Gusto ko po mapaganda sana ang buhay namin kapag nakatrabaho na po ako. Gusto ko maganda ang aming bahay sana. Katulad ng iba po. Magaganda ang kanilang bahay tapos kami dito. Mababasa ng ulan tapos ang bata. Bago na gano'n siya giubo ako po. Gipong ubo may tungkol ka natuluan mo sa ulan. Dito natuluan mo dire. Dito natuluan mo ayun din. Bahay ng umulan daw na natuluan. Opo. Kaya masakit para sa kanya, no? Dahil hindi niya nagawa yung bagay na sana ay naiparanas niya sa kanyang pamilya. Pero hindi pa huli ang lahat, ate. Opo. Okay. Although mahirap, may arts, no? May arts. Pwede natin na alternative learning system na pwedeng tumulong sa inyo. Kasi ikaw nakakabasa ka. Meron kami na grade 3, grade 4, grade 5 na hindi pa marunong bumasa. Pero ikaw nakakabasa ka. Opo. So may alas tayo. Kausapin lang natin yung barangay para matulungan ka makapag-aral. Ihatid sa inyo dito yung mga kailangan gawin, yung pag-aaral, advance na 'yun eh. Pag naipasa 'yun, naipasa mo yung elementary, then exam ulit, high school ka na. Pag naipasa na 'yun sa high school, diretso college. So hindi ka na magbibilang ng kung ilang taon. Diba sa elementary hanggang high school, then college na. Baka sakali na maibigay pa sa iyo 'yun, ano? Dahil mataas yung pangarap niya para sa kanyang pamilya at hindi para hindi masayang, no? Tapos ang sabi niya, sir, parang naawa daw siya sa magulang niya na ganyan ang sitwasyon nila. Parang naawa daw siya. Ayun, so naawa siya sa magulang niya dahil ganyan. Kung ano, kung parang ang hirap kasi talaga ng isipin na lumaki na silang mahirap. Hanggang ngayon malaki na sila, mahirap pa din. Opo. Inadanas mo pa rin ang hirap at ayaw mo ipadanas sa mga anak mo o sa anak mo yung ganitong buhay. Opo. Opo, kapag umuda ko siya, manikamot yung ko nga, nandiyan mapresa mo ang iyong kinabuhi. Gusto na ako nga maka-eskwela po siya, makagraduate siya kurso. Makatrabaho siya tarong para kung maminyo siya pohon. Matalong po ang iyong kinabuhi po. Di pa rin sa among pretend na suda dyan, saon-saon. Gusto niya mangyari, sir.
palakin daw niya ang anak niya, tapos para wag daw matulad sa buhay nila. Mm-mm. Kaya sisikapin daw niya na makapagtapos ang anak niya at bibigyan niya ng magandang buhay. Mm-mm. Yun, tama naman yun, ano? Talagang napakahirap. At ilan kayo, sa ilan nga kayo magkakapatid? Lima po. Lima, so lahat kayong lima hindi nakapagtapos na? Oo po, dahil po sa kahirapan namin po. Amin. Pero gustong-gusto mo talaga mag-aral. Oo, gusto po. Pero, yan akong problema ko rin kung ma-eskwela ko. Ang akong anak, di mo na siya sanay ni Mama God. Dili siya sanay, mamangita dyan siya na ako. Kung ma-eskwela ko, lisod kaayo na yung bata. Kasi Rodel po, kailangan po siya guide po, baka nang pag-atiman. Pag-atiman po. Lisod ka, kailangan po siya alagaan po. Pero yung alkaman sa bahay lang yun eh. Pwede sa bahay mag-review. Pwede po. Sa bahay, pwede yun. Malalaman natin yun, no? Alamin natin kung paano. Okay. So ngayon, kaya kami nagbalik dito ay ito nga. Para maano natin yung, kasi yung bahay po nila. Ngayon, nandito kami sa loob ng bahay. Napakainit pala. Pag may araw, ang init. Napakainit. So ang ginagawa nyo, talagang doon kayo natutulog. Pag tanghali, nandun kayo. Oo, kapag umaga po, tanghali. Oo. At napakahirap, no? Nandiyan na si Kira din. Nandito na po si Kira din. Magandang hapon, Kuya Rodel. Sige, pasok ka dito sa bahay. Pasok ka. Si Kuya Rodel po ay nanggaling pa sa pagbabalat ng kopra. Sige, pasok ka dito. Pasensya na po. Hindi, okay lang. Wala, napakainit din sa bahay. Dito pa kayo, nabutan ko pa. Oo, sige, pasok. Ayun, yung bahay kasi talaga nila, ito yung isa sa mga problema din nila. Katulad ng kanyang nanay. Okay, tamang-tama, dumating na si Kuya Rodel galing sa kanyang paghahanap buhay. Si Kuya Rodel, kahit to ay... Sige, upo ka, kuya. Mainit. Dito ka. Dyan. Dito ka. Si Kuya Rodel ay kahit na mainis, at kahit na ganyan po yung kanyang kasama, no? Blind yung isa niyang ano at malabo ang mata, nagagawa pa rin itong maghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Kuya, kaya kami nagbalik ay ito. Dahil mayroong nag-donate para sa inyo, no? Ang gagawin natin, ito ay galing din kay Ma'am Bermuda, that is 10,000 pesos. So, ang plano ko, ito ay kung Tagalog, no, mamarapatin nyo na, hindi po ito ipagkakaloob sa inyo ng cash. Okay, ang gagawin natin, ito ay iipunin natin. Okay lang po. Para maibili natin ang mga kailangan yung gamit. Para mga kailangan sa pagpapatayo ng kahit bahay kubo. So, ang kailangan lang kasi natin dito is 50,000. So, pag nakalikom kami ng 50,000, ngayon may 10,500 na tayo. Galing yun ng 10,000 kay Ma'am Bermuda at yung 500 naman kay Mary Dacpano. So, kami magpaabot po ulit ng tulong, ipunin natin. And then, gagawin natin yung bibili kami ng mga materyales na makapagpatayo tayo ng bahay kubo. Okay po ba yun? Okay po, sir. Okay po, sir. Walang problema po. Para hindi ganito, no? Opo. Yung mas maayos na kubo, katulad din ng bahay ng nanay niya, kahit magkadikit kayo ng konti. Kawawa kasi yung bata, sir. Kawawa kasi yung bata. Yung bata kapag umuulan, maulanan siya dito. Mainit. Umuubo pa. Malamig din dito sa gabi, no? Pero pag araw, mainit.
So, okay lang ba yun? Okay lang po, sir. Okay, salamat, kuya. So, yun po yung gagawin natin. So, sa ngayon, meron na po tayong 10,500 na nalikom para po sa pagpapagawaan ng bahay nila. At alam ko madadagdagan pa yan. Ano? Para opo, maipagawa natin yung bahay nila. Kahit bahay kubo lang. Hmm? Opo, sir. Okay, si ikaw ba yung nakapag-aral? Hindi po, sir. Anong grade mo lang? Wala talaga, sir. Kahit kinder, wala po. Oh. Kaya hindi ako marunong Tagalog, ikunti lang. Bakit hindi ka rin nakapag-aral? Siguro, sir, sa sobrang hirap siguro ng mga magulang. Okay. Nasaan pa yung mga magulang mo? Wala na. Wala na? Po. Parehas? Wala ng lugos? Hindi na po. Hindi ko na alam. Ha? Hindi ko na alam kung nasaan na sila. Paano hindi mo alam kung nasaan na sila? Ay, iwan ko lang po. Kasi bata pa lang ako po na lumaki na ako yung nagpalaki sa akin. Nalaki lang ako. So, ibig sabihin mo ikaw ay pinamigay ba o pinaampo? Ay, hindi naman po. Pinabayaan na lang? Oo po. Ah, pinabayaan ka na lang? Oo po. So, sino yung nagpalaki sa'yo? Yung mama niya. Doon. Ah. Oo po. So, ibig sabihin si Nanay Delia, yung nanay mo, ang nagpalaki dito? Oo po. So, maliit pa lang to, nasa inyo na to? Opo, sabi po ni mama po. Opo. So, tinurong niyang anak to? Opo. Oo. Okay. Ako yung love story nyo, ano? Hindi, maano talaga yung love story nyo, ha? Hindi ka muna. Okay, doon muna tayo sa kung sino yung magulang mo. Hindi mo alam? Opo. Hindi sinabi ni Nanay Delia? Hindi po, kasi sir, sa totoo lang po, sir, huwag mo lang isabi sa kanya po, sir, kasi may ano po, medyo may diferensya po sa pag-iisip si nanay po. Kaya siya, siguro pansin niyo naman po. Po siya kanina po, sir. Kasi nabugat na siya. Nabubugat. Kaya, kaya minsan po wala siya sa tamang pag-iisip. Lalo na kapag pag-usapan ang yung tungkol sa akin, parang ano po, hindi siya pumatol po sa mga pag-usapan na tungkol sa akin. Okay. So medyo masailan, hindi ko alam kung opo. Hindi pa kayo magkapatid? Hindi po. Pero yung pagturo niya sa akin, anak talaga niya pa. Kasi kaya naka ano po, kaya po parang hindi siya, parang nahirapan siya sa aming relasyon na parang nahirapan siya pumayag kasi parang turi niya magkapatid kami. Okay, so ganito. So ulitin ko ulit kayo, ha. Hindi kayo magkapatid? Hindi po. Magkapatid kayo? Hindi. Hindi. Okay, so hindi sila magkapatid. Pero lumaki siya sa nanay niyo. Opo. So ibig sabihin parang inampo na. Opo. Paano nabuo yung relasyon niyong dalawa? Kasi nagsasama kami sa mga simbahan po na ano po, tinagtugan ko po. So umuwi kayo sa isa-isang bahay? Opo. Mga bata ka pa lang na, nasa inyo na to, di ba? Opo. Kasi ako po, lugar mataniya po. Kanang, para kanang, kung makatugtog siya, kanang, na makatiman sa iya sa simbahan. Siya yung ikaw yung naging mata niya? Opo. So hindi mo siya iniwan? Hindi po. Okay. So doon na-develop yung relasyon niyo? Opo, sir. Opo. Kasi siyempre sa mata ng ibang tao. Opo, sir. Kayo ay magkapatid. Opo, yun, sir. Sa mata ng tao. Sa mata pero ng tao po. In legal, hindi talaga kayo magkapatid. Hindi po. Hindi ba naging problema sa inyong dalawa na kayo ay... Meron namang problema po, sir, pero kinaya na lang namin. Kinaya nyo? Opo. Kasi siyempre yung paningin ng ibang tao at sasabihin sa'yo. Opo. So merong pagkakataon na kayo ay nakutya? Meron po. Opo. Ano po na lang sinasabi nyo? Minsan sinasabi nila na ano po, masama raw, makasasala raw kami. Uh-uh. Kasi hindi nila alam ang totoo. Kasi okay, kahit ano na lang sasabihin nila pero hindi na lang namin pinapansin po. So masakit para sa'yo? O, masakit naman sa amin pero hindi na lang namin pinapansin. Ang inisip na lang namin na Diyos na lang ang bahala sa maghusga kung sino may tama. Okay. Gaano mo siya minahal? Noong, siyempre alam mo from the start na ganyan siya. Minahal ko po siya, sir. Kasi naawa po talaga ako sa kanya, eh. Opo. So parang ipinagkatiwala mo na yung sarili mo, yung buhay mo para sa kanya. Opo.
parang hindi ka naghanap ng ibang tao sana na magbibigay ng kaginawaan para sa iyo. Wala naman po, sir. Wala. Wala po kasi naniligaw iba sa akin eh. So paano niyo nalaman sa sarili niyo na mahal niyo na isa't isa? Kasi nasubukan na namin, sir. Na ako ang unang medyo na pamahal sa kanya eh. So paano mo sinabi sa kanya to? Parang ano po, sir, ano, hindi nasabi ng ano po yung seryoso na pagkasabi po. Yung hindi ko na talaga sabi sa kanya sa nung una, pero sa matagalan ay sinabi ko na sa kanya. So nung pagsabi niya sa iyo na Mary Jane, mahal kita, ano yung naging reaction mo? Okay lang po sa akin po. Dahil mahal mo na rin siya? Opo. Ah, okay. So, siyempre dumating na sa point na nagmahalan na kayo. Paano tinanggap ni nanay? Noong una po, mahirap. Hindi niya kami matanggap po eh. Mm-mm. Yung una po. Kung masaya na ako sa mahirapan mm-mm. ako mag-Tagalog. Oh, sige. Sa kalugayan, nadawat naman niya kay... Meron na kaming anak po. O, sa kalugayan. Okay, so sa katagalan natanggap dahil meron na kayong anak. Opo. Okay, so ako ay nabigla din sa mga nasabi nyo at nailahad sa amin. Pero ganun pa man, hindi naman kayo magkadugo. Opo. At sa mata lang ng tao yun, opo, no? Na kayo ay magkadugo. Nandyan na kayo eh. Mahal nyo yung isa't isa, di ba? Opo, sir. Okay, at sana ay hindi ka magsawa na mahalin siya at ganun din ikaw. Nasa kabila ng kanyang kapansanan ay minahal mo na siya. Kasi subok na eh. Opo, sir. Tinanggap mo siya ng buong buo, di ba? Okay. Kaya mahal na mahal mo to. Opo. Ikaw mahal na mahal mo din siya. Opo, sir. Okay, maraming salamat, no? At napakaganda ng istorya ng buhay po nila. Nasa iba ay talagang masamang tingnan. Pero naintindihan ko kayo dahil nabuo yung pagmamahala nila, bata pa lang sila. Na-develop na lang yun eh, no? Opo, sir. Parang tinuring yung magkapatid, then yun na. Okay, so sana ay magtagal nga kayo, ano? At mapanindigan nyo yan, di ba? Opo, sir. Para mabago yung paningin ng ibang tao. At yun, ay ganoon na lamang po yung gagawin natin mga kababayan. Ipunin natin yung donasyon para po sa kanila. Okay, so itatago ko itong 10,500. Then the next day na pagbalik namin dito, i-report namin sa inyo kung magkano na yung donasyon natin. Ha? Okay. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Okay. Thank you rin po sa lahat ng ating mga kababayan at sa ating mga sponsor. God bless po sa inyo.